pa notary, guys. Hi guys, good afternoon. So tapos na ako sa akong Bisaya. Tapos na ako sa trabaho ko, guys. And then naglakaw bitaw ko. And then bababa, pupunta kami ngayon sa pupunta kami ngayon, guys, magpanotary kami sa invitation letter. So first time kong magpa-notary, pero hindi siya sa akin, guys. Inutusan ako ng friend ko na magpa-notary. Oh, tingnan niyo yung daan, guys. So hindi ko alam kung magkano yung bayad ng notary kasi hindi ko pa siya na-try. So, malalaman natin ngayon kung magkano ang bayad sa magpa-notary. Kasi yung lugar kasi, guys, kung saan magpa-notary, ano siya, parang Magalaw. Nasa baba lang siya, medyo malapit-lapit siya sa bahay ng employer ko. And then may oras naman kasi ako, pwede akong pumunta kasi nga by break time ako. Kaya ako yung inutusan ng aking kaibigan. So dito na tayo malapit, guys. My vlog. Sana open pa siya ngayon. Kasi nga, 'di ba, parang may break time ba? So, nandito na kami, guys, malapit. Parang Magalaw ngayon yung cellphone ko. Kung hindi mo pa ako sinamahan, hindi maghahanap ako ng lift. Maghahanap ako ng elevator. Wala pala elevator dito? Ah, ganun. So, nandito na kami, guys. Nasa third floor daw yung panotarihan. So, buti na lang sinamahan ako. Kasi first time kong pumunta rin dito. Third floor? Dito na ba? Sikan pa yan eh. Dito ah. Dito. Akala ko walang pila. Hindi pala pwedeng idaan pag mag-pick up sa alaga. Baka ma-late. Oo. No? Hindi, bibigyan mo kagad. Ha? Bibigyan. Eh, siyempre, maraming tao eh.
Nandito kami ngayon guys sa magpapa-notary. So maraming tao. Buti na lang yung break time ko. Medyo mahaba-haba. Kasi akala ko saglit lang. Yun pala. Maraming tao. So buti na lang ako talaga yung nautosan na magpa-notary kasi mas may free time ako ba? So yun yung number ko guys, hindi pa siya nailagay doon. Malayo pa, wala pa yung number ko. So pwede na tayo makapag-invite. Sinong invitein? Pwede na makapag-invite ng mga relatives na gustong magtrabaho dito sa Macau. Ang kaso lang, wala pang mga passport yung gustong i-invite. Hi guys! Makulimlim na araw! So, makulimlim pa rin dito sa Macau guys. And ngayon, pupunta na naman kami sa yung magpapanotary na naman kami ngayon kasi kahapon nandun na kami sa finish line. Sobrang haba pa naman yung number kahapon. And yung si Madam Alma, oh my God, nagkamali siya. Wala yung signature niya sa invitation letter. So hindi pwedeng tatakan. So ngayon, babalik na naman kami. Kailangan na kaming mapakain ng McDonald's nito ni Madam Alma. So, by the way guys, open na pala dito sa Macau. So, pwede na kaming makapag-invite ng family namin, relatives namin, yung gustong magtrabaho dito sa Macau. Kaya iniinganyo ko yung kapatid ko na kung gusto niyang mag-work dito, pwede ko siyang i-invite or pwede ko siyang isabay kapag nag-vacation kami. So hopefully mainganyo ko yung kapatid ko kasi parang takot kasi siya. So siya talaga yung gusto kong makapunta dito para at least makapag-trabaho din siya dito ba. So sana ngayon hindi na ganun kadami yung tao dun kasi mayroon pa akong pick up mamaya sa alaga ko. Alas 4 yung pick up ko mamaya. So nakakapagod sana kaso wala kasing time yung kaibigan namin kasi ano yung duty nila ba, whole day. So kami kasi, ako kasi mayroon akong time talaga kasi yung duty ko hindi siya diretso ba. So, kumbaga, may work ako sa umaga and then may break time ako sa hapon and mamaya pa yung balik ko ng duty kaya ako yung nautosan. And syempre, may kasama ako dito sa likod ko na nag-EML. So, umuulan dito guys. Oy, umuulan. Mahangin. Ha? Giya ba yun doon? Bakit? Oo, yung malapit sa something.
malapit na kasi talaga siya sa amo ko. Nasa baba lang siya. So ito yung building, yung yellow na building, guys. Diyan sa taas yung magpapanotary, third floor. So papasok kami dito. Pasok kami dito, guys. Tumingin yung ano sa akin. Santay din ako tumingin kasi nag-bicho-bicho ako. So third floor siya, guys. So dito na siya, guys, third floor. Bawal ba siya pa dito? Patayin natin, guys, baka bawal. Dito kasi ganda yung pick up sa rada ko, guys. Kaya we decided to take a lunch in the McDonald's. So nandito kami sa McDonald's, guys. Kasi dito na lang kami mag-lunch. Wala nang time umuwi sa boarding house kasi alanganin na siya sa oras. So, waiting for order, guys. So, tapos na kami magpanotary, guys. Morelag aplikante ang ting. After mag-apply na nagugutom. So, dahil alanganin na ako sa oras na umuwi sa boarding house ko, guys, ay dito na lang kami mag-lunch sa McDo kasi dito malapit yung good line school ng one. Alaga ko. Ha? Kadalit mo, Juan. So, yung bayad pala sa panotary, guys, ay ano lang siya. Magkano ba ano ba? 10 map. Ano ba? 10 map lang. So, ayan. Finally, tapos na yung inutos sa amin at kakain mo na kami, guys. So, nandito kami ngayon sa makmak, guys. Tapos na kami mag-notary, so hindi na lang ako umuwi sa boarding house kasi alanganin na ako sa oras. Kasi yung school kasi ng alaga ko, guys, dito rin banda. And then, alas 4 yung sundo ko. So kung uuwi pa ako sa boarding house, parang alanganin talaga kasi maglakad ka pa papunta doon and then babalik ako dito mamaya. So ito pala yung... Ito nung pala, guys, oh, ito yung pinaano ko lang ngayon, oh. Kasi importante ito sa importante ito sa tourist, no? Tourist sila din. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, yung airport na, oh, napakahigpit. So ito lang yung pinunta ko dito kanina, nandito. So So yung bayad pala, guys, parehas lang siya before. 10 pataka lang. Oh, 10 map. So, dapat kahapon ba ito tapos, eh? Kung hindi lang nagkamali yung, So, yan lang, guys. 10 map lang yung bayad sa pagpapanotary ng invitation, ng kontrata. So, yun lang yung video natin for today, guys. And then, thank you for watching my vlog. And don't forget to subscribe, like, and comment. And see you on my next vlog. Bye-bye!